estudyante. Ano siya, grade 6, 11 years old. Natagpuan na siya, guys. Nawala siya mga, ano na, 3 to 4 days ata. Tapos, kahapon lang natagpuan, guys. Natagpuan siya sa, ano, sa forest, sa jungle. So, ano pala siya, gin rape at saka pinatay siya. So, sobrang kawawa talaga, guys, yung naano niya, na nangyari sa kanya. Walang awa yung ano paggawa sa kanya ba, guys. So, nahuli na rin yung ano, yung gumawa niyan. Ano ato siya, 45 years old, guys. So, ano kasi, guys, yung bahay pala kasi nila is ano, mga 2.5 hours walk papunta sa school. Kaya siguro kaya ano sa mga may anak na babae, huwag po natin hayaan na maglabas yung mga anak natin sa labas kung saan-saan na walang kasama. Kasi mahirap na. Rapist is everywhere. Addict is everywhere. So, yung mga addict talaga, yung mga rapist, hindi yan sila, ano eh, hindi yan sila namimili ng ano, ng biktimahin, gani guys. Mabata man or matanda, ganun sila eh. Kaya tayo, ingatan natin yung mga anak natin na nilang basta-bastang lumabas na walang kasama. Kawawa yun kasi bilis nga tong place namin. Pero mas bilis pa yung place nila. From here is I think 2.5 hours yung nangyari. So, gusto ng mga tao doon at saka mga estudyante na patayin din yung gumawa sa kanya. Sa loob-loob talaga ng jungle din nila, guys. Tapos yung nilagyan sa kanya yung parang may cave ba dun sa ano sa may malapit sa ano sa may mga saging-sagingan sa may mga bananana. Ingatan talaga natin yung mga anak natin, especially yung mga babae. Kahit maliit pa sila, ingatan na natin. Kung pwede lang na samahan natin kung saan sila pupunta, or dapat may kasama talaga silang lumabas. Just imagine 11 years old, guys. Sumisikap na mag-aral para sa kinabukasan. Tapos, hindi lang
Hindi natin alam na basta-basta lang pala mawawala yung mga pangarap niya dahil sa mga walang kwentang tao, no? So, for those who have kids, especially daughter, please take care your children. Don't allow to go outside by herself. Don't allow na mag-isa lang. So, guys, yung mayor dito nag-take action na lalagyan ng ng police sa area na yan. Kasi yung daanan talaga, guys, yung daanan nila is lubak-lubak doon, tapos jungle pa. So, kawawa yung mga bata pala doon na nag-aaral. Kasi yung malayong bahay nila sa paaralan. So, yung mga student kahapon, nag-rally sila. Yung mga teacher, ganun. Just imagine, 4 to 5 days, siyang nawawala, tapos kahapon lang na natagpuan. Ang sa sulok-sulok na talaga ng jungle doon siya tinapon. So, yung nagpatay or nag-rape sa kanya is 45 years old. Just imagine, parang anak mo na yun, parang mo na yun, pamangkin or apo, diba? Tapos hindi mo naman lang naisip na hindi niya naman lang naisip na may nanay din siya, may asawa, baka may anak din siya. Ganun na. Satan ang talaga sa kanya. Grabe. So, ayan lang, guys. So, sana makuha niya na yung yung justice niya. Yung pangalan pala ng bata na yun is Karona tayo. So, yun lang, guys. Dapat maging aware tayo sa mga anak natin kung saan sila napupunta. Kung malayo man ang puntahan nila, dapat may kasama sila. Na hindi lang pwede na sila lang mag-isa. Or kahit may kasama, pero tingnan na natin kung sino yung mga kasama nila, di ba? Ganun lang, guys. Thank you so much. Yun lang ang aking video, guys, for today. Bye-bye. Thank you so much for always supporting our channel. Hopefully you like it. Please continue to support. And thank you so much to all my silent viewer and my subscriber. Thank you so much. Mega love shout out to my family in Philippines. We really miss you. I really miss you.